Ilonggo ako. Kaya lang, talagang ako ay solid na Marcos loyalist. Magmula pa noong ako ay high school, magmula pa noong si Presidente Marcos ay sa pilitang tinanggal sa posisyon. Noong siya ay nawala sa Malacanang, ako ay nagmumukmok sa bahay, hindi ako maalis ng isang buong linggo at ako'y umiiyak. Sapagkat nasaksihan ko kung paano minahal ni Presidente Marcos ang bansang Pilipinas. Nasaksihan ko kung paano ginulo ni Ninoy at ni Joma ang ating bansa. Nag-aaral ako sa Far Eastern University ng high school. Doon sa Moraita, wala nang nangyaring maganda nung panahon na yun. Doon araw-araw nagra-rally itong sila Ninoy at sila Joma. Talagang ginulo nila ang bansa. Kaya noong napaalis si Presidente Marcos, ako ay talagang malungkot na malungkot at ako'y umiiyak at ako'y hindi kumikilo. Sa isang linggo, nakatulong lang ako sa bahay. At magtatakas kayo siguro kung bakit na ako ay masyadong solid ang suporta sa mga Marcos. Ang akala ng iba, ako ay Ilocano, hindi nila alam, Bisaya ako. At ang akala ng iba ay malapit ako sa pamilyang Marcos. Ang katotohanan, naging magkaibigan lamang kami ni Bongbong Marcos at ni Amy Marcos noong 2018 lamang. From 1986, ako ay Marcos loyalist na, pero noong 2018 lang kami naging magkaibigan nila Bongbong at ng pamilyang Marcos. At yun ay nung ako ay nag-file ng impeachment case laban kay Attorney Lourdes Sereno. At dahil doon ay nagkaroon ng pag-asa si Bongbong na umusad yung kanyang petition. Maganda rin naman ang nangyari noon kahit na hanggang ngayon ay hindi nire-resolba ng Supreme Court yung petition na yun. Kahit paano lumakad yun, umandar kasi noong panahon na nandun pa si Lourdes Sereno ay hindi talaga umusad yung petition. So dahil sa pag-usad niyan, nagising ang taong bayan, na-realize ng mga taong bayan yung pandaraya.